Okay guys, good day. Our video for today is about direct current electric circuits, which is the continuation of our previous video uploaded in our YouTube channel. So our problem for today is problem number 71 to 82. So in this case, this is 12 items, solve problems. So okay. Bago tayo mag-umpisa, subscribe muna kayo sa ating YouTube channel. Then paki-like na rin kung yung mga previous videos natin nagustuhan nyo. Okay? So, let's proceed. Proceed tayo sa question number 71 or problem number 71. So, basahin natin. An electric kettle was marked 500 watts, 230 volts, pound to take 15 minutes to bring 1 kilogram of water at 15 degrees Celsius to boiling point. Determine the heat efficiency of the kettle. So, in this case, ano natin? What do you call this? Sulat natin yung given para mas madaling ma-solve. So, ano yung given? So, meron tayong given na 500 watts. Sulat muna natin yung mga given. So, ang formula na gagamitin natin dito is yung Q. Yan, yung formula. Q is equals to MC delta T. No? Yan. Ano yung M? Yun yung mass. So, may given ba tayong mass? Meron. Tapos, yung C. Ano yung C? That is the coefficient. Okay? So, ang given natin is 500 watts 230 volts. So, yan yung rating ng kettle. Electric kettle. And then, meron tayong time, which is ano tong time na to? 15 minutes. So, sulat natin. 15 minutes. Then, meron tayong 1 kilogram mass. So, meron tayong mass. 1 kilogram. So, ganyan, i-breakdown natin yung mga given para pag sa-substitute dun sa formula, madali na, alam na natin kung ano yung sa-substitute. Okay? And then, 15 degrees Celsius. So, meron tayong temperature na 15 degrees Celsius. And then, to boiling point. Ano ibig sabihin ng to boiling point? So, since to boiling point yan, so, meron tayong another, dito, T. So, ano itong 15 degrees Celsius? Ito ay T1. Kasi, initial. And then, yung final, which is T2, yun yung, ito, boiling point. So, 100, yan? Ano ba yung Celsius ng boiling point? 100 degrees Celsius. Okay? And then, wala na. Ang tinatanong lang is efficiency nung percent efficiency of ano yung hinahanap? Kettle. Efficiency ng kettle. So, let's say EK to. So, ano ba yung formula ng efficiency? So, output over input. So, yun yung okay. Output power over input power. So, yan yung efficiency. So, in this case, pwede na tayo mag-substitute dito sa formula natin na gagamitin. So, ito yung formula natin gagamitin. So, substitute na natin yung mga necessary, ano.
So, we have Q. Okay? So, ano yung M? Yung M, ito, mass. No? 1,000 grams. Ba't ko kinonvert sa grams? Kasi yung C mo, ito, yan, in grams yan. So, anong isa-substitute natin dito sa value of C? So, from dun sa previous, ano natin, previous topic, or dun sa theorems, sa mga previous problems natin under DC circuits. So, may value tayo ng C na, what? 4.186. So, constant to. So, we have 4.186 joules per gram degree Celsius. So, constant to. Okay? And then, ano yung delta T natin? So, ang delta T natin, ito. Pag-subtractin natin itong dalawa kasi delta T is equals to T2 minus T1. So, 100 minus 15 degrees Celsius. So, kaya yung kilogram, kinonvert natin sa grams kasi itong unit nitong constant natin na C is what? Grams per degree Celsius. So, in this case, makakancel yung gram. Ayan. Then, makakancel din yung Celsius kasi itong dalawang to may unit yan na Celsius. So, makakancel to. Matitira na lang dyan is joules. So, in this case, pwede tayong gumamit ng calculator natin to. Okay? So, we have 1,000 multiply sa 4.186 times 100 minus 15. Okay? So, the answer will be what? $355,810. So, we have, ayun, nakuha nating value ng Q. 355,810 joules. Okay. Yan yung heat, value ng heat, which is Q. Then, makukompute na natin ngayon yung efficiency. Because, meron na tayong itong Q na to is ito yung output. No? And then, yung input natin is yung rating, which is itong 500 watts. So, paano yan? Itong, itong Q natin, which is heat, is in joules. And then, yung input is in watts. So, yung wattage, i-convert natin siya sa ito, yung 500 watts na yan. I-convert natin siya sa joules. So, paano natin may i-convert yan? So, meron tayong formula na ganito. Another formula ulit. So, we have formula na Q equals to P multiply sa T. So, yung T natin, ito, 15 minutes, no? So, magagamit natin itong given na to. So, diretso na tayo. So, yung Q natin is equals to 500 multiply sa saan? 15 minutes. No?
15 minutes. And then, i-convert natin yung minutes sa seconds. So, we have 60 seconds. Okay. Bakit kinonvert natin sa seconds? Kasi itong 500 mo, ang unit niyan is watts, no? So, mahalagang alam natin yung mga units. So, yung watts kasi, yung watts is equals to joules per seconds. So, kaya kinonvert natin yung 15 minutes para makancel yung seconds. So, in this case, ito, galing dito, yan. Yan yung ano niya, unit. So, mapapansin mo, kung itong 500 is joule per second, makakancel itong minutes, and then makakancel din itong S, or yung seconds. So, matitira na lang dyan, joules. So, yun yung unit, unit analysis ang tawag. Unit, so, in this case, ang mga makukuha nating value is, ayan. So, mag-calculator ulit tayo. Okay. So, let us clear 500 multiply sa 15 multiply sa 60. So, we have 450,000 joules. Okay. So, we have here 450,000 joules. So, in this case, since ito yung input. So, meron tayong output, meron tayong input. So, pwede na natin siyang ipag-divide. So, ayan. Itong output mo divided by input. So, anong sagot? Okay. So, diretso na natin yan dito. Dito. So, you have 355,810 divided by 450,000. So, the answer will be what? Siyempre, gamit tayo ng mahiwagang calculator. Okay. So, 355,810 all over 450,000. So, the answer will be what? 79.1. Okay? Ito kasing 0.79 ito, itatimes natin sa 100 para maging percent. Okay? So, in this case, 79.1 lang ang sagot natin. 79.1%. So, this is the final answer. Okay? So, yun lang. Ano yun lang natin? I-check lang natin mabuti yung mga units. Kasi, kapag hindi natin nako-convert, kagaya nito, yung time natin dito na 15 minutes, kung hindi natin na-convert sa second, so, mali na yung sagot natin. Okay? And then, this one, yung C, since sa problem, hindi siya given, so, kailangan sa board exam, memorize natin itong constant na to, 4.186. No? Okay? Proceed na tayo sa question number 72. Bilugan muna natin yung final answer. Question number 72. A process equipment contains 100 gallons of water at 25 degrees Celsius. It is required to bring it to boiling in 10 minutes.
The heat loss is estimated to be 5%. What is the kilowatt rating of the heater? Okay, so in this case, isulat ulit natin yung mga given. So what are the given on the problem? So we have given gallons of water. So ano yung 100 gallons? That is liters or volume, 100 gallons. 100 gallons. And then you have temperature na what? 25 degrees Celsius. It is required to bring it to boiling in 10 minutes. So you have time equals to 10 minutes. Then the heat loss is estimated to be 5%. Heat loss 5% or Q loss, QL. So yeah. What is the kilowatt rating of the heater? So, ang hinahanap is what? Power. We're looking for the value of P ng heater. Okay, how do we solve this problem? So, similar din siya dun sa previous problem. So, ganun din yung formula na gagamitin natin. Okay? So, una, i-convert muna natin itong so ang formula natin gagamitin is Q is equals to mass times. Ito pa lang si hindi to coefficient. So na ano tayo dun sa previous problem. So ano pa siya? Specific heat of material. So times delta T. Okay? So ang ano natin, ang P2 natin, ito T1 to. Ang T2 natin is 100 degrees Celsius. Bakit? Kasi meron ditong boiling na naman in 10 minutes. So papakuluin natin yung tubig in 10 minutes. So una, since ang kailangan natin dito sa mass is gram. Kasi itong C, yung C na yan, so, ang unit niyan is calorie per what? Gram degree Celsius. So, yan yung based sa Cure, so diniscuss natin previously, yan yung units niya. So, yung 4.186 joules is equal to 1 calorie. So, yan yung ano niya, conversion. So, yan yung constant na ginamit natin dun sa previous problem. So, in this case, pwede rin natin sigurong gamitin. Let's check muna kung ano yung gagamitin natin. Okay? So, itong 1,000 gallon na to, since ano ito, liter. So, kailangan natin siya mag-convert sa mass. So, i-convert natin to sa mass. Kasi mass yung gamit dito eh. So, yung mass natin is equals to 1,000 gallons. Yan. 1,000 gallons multiply sa what? 3.78 liters over 1 gallon. And then multiply natin sa 1 cubic meter over 1,000 liter.
Okay? So, later yan. Yan yung mga, ano, ito, itong mga conversion na to, dapat memorize nyo na. Kasi itong mga constant to. So, kapag may mga tanong sa board exam na ganito lang yung tanong. Ikukonvert mo, 1,000 gallon. Ikukonvert mo lang into cubic meter. So, dapat, hindi ka na magkakamali dyan. So, memorize na natin yung mga conversion na factor na yan. So, conversion equivalents. Sa calculator, meron yan doon sa takip. So, kung memorize nyo yung mga conversion doon, much better. Hindi nyo na i-memorize sa isip nyo. Memorize nyo na lang yung mga number doon sa calculator, sa conversion. Okay? And then, convert natin to sa saan? Madadala na natin siya sa kilogram. Kasi yung cubic meter mo, pwede mong i-convert sa kilogram. So, anong conversion? So, 1,000 what? 1,000 kilogram is equals to 1 cubic meter. So, yung volume mo, nadala mo sa mass. So, mapansin mo, makancel yung gallon, cancel yung liters, makancel yung cubic meter. So, ang natitira na lang is kilograms. So, pwede nating calculator yan. Para hindi tayo mahirapan. Okay? So, meron kang 1,000 times 3.78 times 1,000 again. So, meron tayong 3,780,000. Okay? Tama ba? Ah, meron pa pala tayong divide dito ng 1,000 sa ilalim. So, i-divide natin yan ng 1,000. So, we have 3,780 kilograms. Okay? Tama ba? Parang mali ah. Calculate nga ulit natin. So, mapansin nyo, yung 1,000, makakancel na to. Isang 1,000. So, magiging 1,000 times ano na lang yan. Times 3.78. So, divide natin ng 1. 3,780. Okay? 3,780. Okay guys, mali yung ano natin. Mali yung sulat natin. Ito pala, ano lang to, 100 gallons nga lang pala to. Kaya pala 3,000 plus tong sagot. So, 100 gallons. So, ang sagot natin dapat dito is, itong 1,000, makakancel kasi to. So, 100 times 3.78. So, ang sagot lang natin is, 378 grams. Huh? So, we have 378 kilograms. Okay? And then, iko-compute na natin ngayon yung Q out. Ito, Q out yan eh. So, yung heat, Q out equals to, so meron na tayong M, which is 378 kilograms. And then, itong value of C, which is ito. Since itong C natin, ang unit, ito sa cal per grams. So, in this case, gagawin natin kilokal yan. So, pag nag-multiply ka ng ano sa ibabaw, mag-multiply ka rin sa ilalim ng 1,000. So, mag-multiply tayo dito ng 1,000 over 1,000. So, magiging kilokal. No?
So, magkaroon ka dito ng 1 kilocal. Over kilogram degree Celsius. So, itong value na to is nanggaling lang dito, which is the constant. Nag-multiply tayo ng 1,000 over 1,000, kaya naging kilocal, saka kilogram. Okay? And then, multiply tayo sa value of delta T. The value of delta T is 100 minus 25, which is 75 degree Celsius. So, makakancel yung Celsius, makakancel yung kilogram, so, may matitira tayong kilocal. So, calculate again tayo. So, you have 378 times 75. So, we have 28,350 kilowatt, kilocal. So, yan yung unit ng heat. And then, may isa pang condition na sinabi. So, ayan o. May, ano siya, heat loss. So, ano yung, saan natin gagamitin yung losses? Siyempre, para makuha natin yung input. Q. Kasi ito, output. So, kailangan makuha natin yung input. Okay? Kasi yung input natin, dun tayo magbe-base ng rating. So, yung Q input, Q in, is equals to Q out plus losses. No? Tama ba? So, you have Q out plus losses. So, ano yung losses mo? 5%. So, mag-plus ka dito ng 5%. Yung 5% is 0.05. 0.05 siya ng ano? So, syempre, ng input. Kasi losses yan eh. 5% siya ng input. Yun yung losses. So, kaya nakamultiply itong 5% mo sa Q input. Okay? So, in this case, pwede na nating i-substitute yung given or yung nakuha-calculate natin na 28,350 plus 0.05 Q in. So, yung Q in natin, which is Q input, so, syempre, itong 0.05 Q in natin, ilipat mo sa kabila, anong matitira dyan? So, magkaroon matitira itong 28,350. Okay? And then, since itong 0.05 Qn, inilipat natin sa kabila, so, magmamino siya. 1 minus 0.05, ilan? And then, i-divide natin yun dito sa, ano natin, sa kabilang side. So, anong matira? 1 minus 0.05. So, you have divided by 0.1. Okay, calculate natin. Para kitang-kita sa ano, 1 minus 0.05. Okay? 1 minus 0.05. Ilan yan? 0.95. Ayan. Kinalcue pa natin. Kahit basic. So, you have 0.95 here. And then, divide natin yan. 28,350 divided by 0.95. So, the value of Qn is 29,842.1. So, you have
29,842.1. So, kilo, kal. Okay? So, yun yung Qin natin. So, paano natin makompute yung power? So, in this case, kunin natin yung power. Burahin natin to. So, meron kasi tayong formula na Q is equals to P times T. So, in this case, meron na tayong Q, which is Q in. Meron din tayong time ito, 10 minutes. So, makukompute na natin yung value of itong gagamitin natin. Kukompute natin yung value of what? Power. Okay. May multiply ka dito na point what? 0.24. So, may formula tayo yung previously as discussed. Since naka-kilocal yung ano natin, i-convert natin yung ating formula into kilocal. So, meron tayo dito 0.24 power times time. No? Okay? So, erase muna natin itong mga form, mga ano dito, nakahambalang. Yan. So, erase na rin natin ito. Dahil itong gamit. Ngayon. So, may time ka dyan. So, you have 0.24 times natin yung time. Yung time mo, 10 minutes. So, convert natin yan in seconds. Kagaya nung kanina. Okay. Times 60 seconds per minute. Then, meron kang P. Then, equals ka sa ito. 29,842.1. So, in this case, makompute na natin yung value of P. So, yan. Okay. Divide natin. Gamit tayo ng calcu. So, meron kang 29,842.1 divided by 0.24. So, ano to ha? Conversion sa nakuha yung 0.24. So, panoodin nyo yung video natin previously about Curie. So, nandun yan. Na-discuss natin itong formula na to. So, kinonvert lang yan yung 4.186 ba yun? Kinonvert natin sa ano yan, joules per into calorie. So, divide 0.24, multiply ka ng 10, multiply ka pa ng 60. So, the answer will be, what? 207 kilowatts. So, we have 207 kilowatts. So, yan yung final answer. Letter D. Okay? Read tayo question number 73. A total of 0.8 kilogram of water at 20 degrees Celsius is placed into 1 kilowatt electric kettle. How long a time in minute is needed to raise the temperature of water to 100 degrees Celsius? So, in this case, ang hinahanap is time naman. So, pwede na tayong mag-ano din, dire-diretso na sa ano. So, ang hinahanap, we are looking for the value of time in minutes.
So, pwede nating diretso na sa, ano yan? Kasi sanay na tayo. U, M, C, delta, T. Pulse. So, ano yung mass mo? 0.08 kilogram. So, ilagay natin yung mga unit para na makikita mo yung, ano, translation. Okay? And then dito, pwede nating gawin is, since yung 1 calorie is 4.186 watt. 4.186 joules. So, yan yan, magiging joules yan. Since itong ano, naka-kilogram yung mass natin, so, mag-times tayo dito ng 1,000 sa C, which is magiging kilojoules. Then, yung denominator magiging kilograms, degree Celsius. Then, multiply yung delta T mo is 100 minus 20. Minus 20 degree Celsius. Okay? So, ang sagot natin dyan, syempre, in kilojoule, kasi makakancel itong kilogram, kilogram, cancel yung Celsius. So, pwede na tayong mag-calculator again. .8 multiply sa 4.186 times 80. But 80, 100 minus 20 is 80. So, the answer is 267.9 kilojoules. 904. So, we have 267.90 watt. 4 kilojoules. So, in this case, makukompute na natin yung value of time. Kasi meron tayong formula na Q equals to what? Power times time. So, ano yung Q mo? Ito. Yung power natin, ito, 1 kilowatt. So, meron na tayong value of time. So, 267.904 is equals to power, which is isulat natin yung unit para hindi tayo maligaw. Kilojoule equals to power. One power is 1 kilowatt. So, we have 1 kilowatt. Multiply sa time. Okay? So, paano natin makakancel yan? Naka-kilojoule, tapos naka-kilowatts. So, naalala niyo yung sinabi ko kanina. Yan. Ito kasing kilowatts is, ang unit niyan is kilojoule per kilojoule per seconds. So, ang makukuha nating value of time dito is in seconds. No? Yan. So, since kilojoule per seconds itong ibig, equivalent ng kilowatt, so makakancel yung kilojoule, then matitira is what? Seconds. So, magiging ang time mo dito is, since yung seconds niya pupunta dito, so magiging 267.904 watt seconds. So, convert natin yung time into minutes. So, magkaroon tayo dito ng what? Minute is over 60 seconds. So, makakancel yung seconds mo. Then, the answer will be what? So,
267, ito na, and dito na sa, ano, 267.904 divided by 60. So, the answer will be 4.46. Letter A. So, ayun. Ganyan lang yung ano, pagsusolve niyan. 4.46 minutes. Okay? So, ano lang siya? Unit analysis. Kailangan lang ma-analyze niyo yung mga units niya para mas madaling ma-solve. Okay? Proceed tayo sa question number 74. How many calories... Parang conversion lang to. How many calories yan? Does an electric heater of 100 watts generate per second? So, ilang calories daw? Siyempre, ang gagamitin natin formula is what? Q equals to power multiply sa time. Wherein the Q is in what? Anong unit ng Q? Joules. So, diretso na natin. Ang hahanapin lang naman natin itong, ano, itong Q. So, ang unit ng Q dyan is in joules. So, kailangan ang unit is calorie. Kasi calorie yung hinahanap eh. So, paano natin may convert itong joules into calorie. So, yung 1 calorie is equals to 4.186 what? Joules. So, in this case, mako-convert na natin itong given or itong magiging sagot natin dito. So, yung Q natin is equals to what? Yung power natin, 1,000 watts. Yan, 1,000 watts. And then, 1,000 watts per second pala to. So, ang time natin is 1. 1 second. 1s or 1 second. So, kailangan may convert natin siya sa calories. So, kaya magdi-divide tayo dito ng 4.186. Okay? So, mag-divide tayo ng 4.186. 186 joules per calorie. So, ganyan yung pag-ano niya. Pagsa-substitute. At saka yung mga unit mahalaga. So, since itong watts mo is joule per second dyan. So, yung seconds makakancel. Din itong joules, makakancel din. Ayan, tsaka ito. And then, matitira mo na lang itong calorie, pupunta ito dito sa taas. So, ang Q natin is calorie na. So, you have 100 divided by 4.86. So, ano magiging sagot? Divide 4.186. So, the answer is 23.889. Okay? So, we have 23.889 calorie. Okay? So, napansin nyo kanina, may formula tayo na, ano, Q is equals to 0.24 PT. So, in this case, pwede rin natin, ito na yung idiretso na natin, ang unit kasi nito, nakakalori ito. Yan. So, yun yung ginamit natin formula doon sa previous problem.
So, in this case, ang unit ng Q dito, naka-calorie. So, kapag wala kang 0.24, naka-joules. Kaya nag-divide pa tayo ng 4.186. So, mapapansin nyo, itong 0.24 na to is equals yan sa 1 over 4.186. Tama ba? Kasi kinonvert lang yung joules to calorie. So, I think tama. 1 over 4 ano yan? So, ayan. Tingnan sa calculo. 1 over 4.186. So, doon ang galing yung 0.24. So, pwede na pala nating idiretso doon sa formula na yun. Pero, mas maganda to kasi na-derive natin kung paano nakuha. At kung paano i-cancel out yung mga units. So ganitong problem, unit analysis yung labanan. So, dapat alam nyo kung paano i-cancel out yung mga units. Ano yung equivalent ng isang units. Kasi kung hindi mo alam na itong watts is joule per second, hindi mo makakancel out itong joules. Kasi naka-watts ito eh. Tapos yung denominator mo naka-joules. So, hindi natin makakancel out yan kung hindi mo alam yung equivalent. So, yun yung kahalagahan ng unit analysis. No? So, okay. Proceed na tayo sa question number 75. So, the answer for this is letter B. Okay. Proceed tayo sa 75. The electric energy required to raise the temperature of water in a pool is 1,000 kWh. If the heat losses are 25%, the heating energy required will be. So, heating energy lang. So, ano yun? Parang ano lang to ah? Input lang ah. Itong tinatanong na to, heating energy required. So, in this case, ano yan? Input yan. No? Input. Kasi meron ka ditong losses na 25%. Yan, losses. And then, ito namang 1,000 kilowatt. Kilowatt hour is the what? That is the output. So, yun yung output. So, kailangan natin makompute yung input. So, paano makompute yan? So, since ano yung kilowatt hour yan, so energy yan. So, let's say W in is equals to W out plus losses. Losses. So, yung W out natin, since ano yan, yan yung kailang ma-meet natin. So, 1,000 kilowatt hour plus losses. So, yung losses mo is 0.25 ng W. What? W in. Kasi, mumultiply mo yan dun sa input para makuha natin yung losses. Okay? In this case, makompute na natin yung input. So, you have W in is equals to 1,000 divided by 0.75. Bakit? Kasi itong W in mo, lipat mo sa kabilang, wag niya negative. So, magkakaroon ka ng 1 minus 0.25. Kaya naging 0.75. Okay? So, i-divide natin yan. Gamit tayo ng calculo. Okay. 1,000 divided by 0.75. So, the answer will be 1333. 1,333. So, letter D.
Okay. Madali lang siya. 1,333 kilowatt hour. So, this is the final answer. Letter D. Okay, proceed tayo sa question number 76. An electric heater carries 12 amperes at 110 volts. Is submerged in 22.5 pounds of water for 30 minutes. Diba? May ano pa yata dito ah. Buoyancy pa. What will be the final temperature of the water if its initial temperature is 35 degrees Celsius? So, anong formula ang gagamitin natin? Kasi may ano dito eh, may voltage. Meron ding current. So, in this case, naka pounds, no? So, gagamit tayo ng formula Q C equals to. So, in this case, ang gamitin natin yung point, may 0.24. Para yung power is involved. And then, yung calories ang unit. So, we have power multiplied sa time. So, itong power, papalitan natin yan ng voltage times. Kasi wala tayong given na power eh. So, voltage times ano to? VI. No? Voltage times current. Yan yung power. And then, yung unit nito, in calorie. Yan. In calorie yan. So, ano pa yung given? Yung mass given natin, sulat natin yung mga given. Meron tayong mass na 22.5 pounds. And then, meron tayong time na 30 minutes. Okay? Then, yung voltage mo 110. Then, meron tayong current na 12 amperes. Ano pa? What will be the final temperature? So, ang hinahanap natin, T2. Question mark. Ang initial temperature is 35. T1 is 35 degree Fahrenheit. Okay. So, this time, i-compute muna natin yung value of Q. No? So, Q is equals to 0.24 multiply sa power, which is 12 times or 110 times 12. Then, yun o, BI. Then, itong time natin is 30. minutes, multiply natin ng 60 seconds per minute. So, maka-cancel yung minutes niyan. Okay. So, what will be the answer? Siyempre, gamit tayo ng hiwagang calculator. 0.24 times 110 times 12 times 30 times 60. So, the answer will be in calories. So, 570,240. So, five hundred seventy thousand
240. So, in this time, i-gawin natin in kilocal para may nandito na lang yung point. 240. Nandito yung point. So, magiging kilocal. Okay? So, this time, i-convert natin ngayon yan. So, meron tayong formula pa ng isa. Q is mass times specific heat constant of material times delta T. So, meron tayong kilocal dito. Ayan. So, kailangan nating ma-convert into ano to? Yung mass natin. Since naka-pounds yan, eh, ang kailangan nating unit in kilogram, kukonvert natin yan. So, yung convert muna tayo. Yung mass natin, 22, so mahalaga itong mga conversion na to ha, 22 pounds. So, ilang kilograms yan? So, mag-multiply ka ng 1 kilogram all over 2.2, no? 2.202 or 0.5 ba yan? So, gawin na lang natin 2.2. Ayan. 2.2. Okay. Times natin. 22.5. 2.2. Okay. So, we have 10.22 kilograms. Cancel to. So, meron tayong mass na i-convert na natin. So, ngayon, ang i-convert naman natin is itong ano? Itong delta T. Since Fahrenheit yan, kailangan natin i-convert yan sa Celsius. So, yung Fahrenheit natin, i-convert natin sa Celsius. So, ano yung formula? 5 over 9. So, yung formula ng conversion ng ano, ng temperature to Celsius to Fahrenheit or Fahrenheit to Celsius is 5 over 9 multiply sa Fahrenheit, which is 35 minus 4, 32. So, ito, mahalaga din to, conversion ng temperature to Celsius. Minsan, may lumalabas niya sa board exam. Ano lang? Conversion lang, ganyan lang. So, dapat, memorize na natin. Kapag Celsius to, ano, babalik na rin mo lang itong, ano, then plus 32. 9 over 5 ba? C, plus 32. So, ganun yung, ano niya, conversion kapag pabalik naman. So, in this case, convert natin sa Celsius ito. So, ano yung formula, ano yung sagot? So, you have 5 over 9. Ay, sorry. -32 is 3. So, we have what? 1.667 degrees Celsius. So, this time, pwede na nating makompute yung what? Ito. Yung delta T. Ayan. Meron na tayong Q. Meron na tayong M. Meron na tayong C. Meron na tayong delta T, which is ano tong T na to? T1 pala to. So, makukompute na natin yung T2. Kasi yung delta T mo is T2 minus T1.
Okay? So, diretso na tayo. We have 570.24 equals to M is 10.22 kilogram. Then yung C natin is what? So multiply ito sa 1 kilogram per 1 kilocal per kilogram degree Celsius. Okay? 1 lang to. Kasi naka-kilocal yung unit natin dito. So, magiging 1 kilocal to. Then, itong 10.22 naka-kilogram. So, maka-cancel din yung kilogram. And then, dito, temperature is T2 minus 1.667. So, in this case, pwede na nating makompute yung value of T2. Okay? The value of T2 is what? Siyempre, gamitan natin ng calculator yan. Kasi isa na lang yung hinahanap eh. Missing na lang yung value of T2. So, proceed tayo sa calculator. Gamit tayo ng cheap solve. Again, 570.24 is equals or alpha equals 10.22. Then, alpha x, which is the value of T2 minus 1.667. So, gamit tayo ng shift calc. Hanap siya ng value of x. Pindutin mo yung equals. So, magiging sagot is 57.46. So, that is the value of T2. 57.46. degree Celsius. So, in Celsius pa yan. So, kailangan pa natin ibalik yan sa saan? Sa Fahrenheit. Kasi Fahrenheit yung choices natin. So, kung Celsius, yan ay yung tamang sagot. Eh, kung Fahrenheit. So, dito tayo sa taas. Burahin ko na muna to ha. Dito natin lalagay yung conversion ng to Fahrenheit. So, yung formula to convert para Celsius to Fahrenheit is degree Fahrenheit is equals to, since ito kanina 5 over 9, dito naman 9 over 5. And then, naka-multiply sa Celsius. Plus, since minus dito, i-transpose mo sa kabila, so magpa-plus ka ng 32. So, pwede natin diretso yan. 9 over 5 multiply sa 57.46 plus 32. So, this time, ang sagot is what? You have 135.43. So, hindi natin calculate yan. Yan ang sagot niyan. Ay, calculate natin para makita nyo. Flash natin yung calculator natin. No? So, you have 9 times what? 57.46 divided by 5 plus 32. So, you have 135.43. So letter A. That is the final answer. Okay, proceed tayo sa question 77. In an electric heater, the inlet temperature is 15 degrees Celsius. Water is flowing at the rate of 300 grams per minute.
The voltmeter measuring voltage across the heating element reads 120 volts and an ammeter measuring current taken reads 100 amperes. When a steady state is finally reached, what is the final reading of the outlet thermometer? So, ang hinahanap dito is what? T2 again. Okay? So, anong formula ang gagamitin natin? Since meron tayong mga given, sulat natin yung mga given. Okay? So, meron tayong T1 na yung mga given. We have T1. Ito, kisahin natin. 15 degree Celsius. Water is flowing at the rate of grams per minute. So, meron tayong 300 grams per minute na ano to? So, sulat natin dyan. Parang ano siya? Mass flow rate. Ano? Mass flow rate. So, you have 300 grams per minute. Okay? Then, meron tayong na-measure na voltage na 120 volts. Then, meron kang na-measure na current na 10 amperes. Okay? When a steady state is finally reached, what is the final reading of outlet thermometer? Since thermometer yan, so ang hinahanap natin is value of T2. Final. Kaya T2. Okay? So, in this case, na ma-breakdown natin yung given, so pwede na tayong mag-calculate ngayon. So, anong formula yung applicable? So, we have Q, siyempre Q again, MC, delta T. Okay? And then, yung isa pa, para ma-relate natin itong voltage at current, so, kailangan pa natin yung Q is equals to 0.24 power times time. So, yung 0.24 kasi papasok tayo sa intilocal. Pwede rin wala itong 0.24. Kasi bumagaano pa tayo. Magko-convert pa tayo kapag sa joules. Kasi yung original setup niya is calorie per itong sina to is calorie per gram degree Celsius. So, yun yung unit nito. Yung sina yan. Calorie gram degree Celsius. So, yan yung unit ng specific heat constant na to. So, kaya na may 0.24 na agad tayo dito. So, magiging unit ng Q is calorie. Okay? So, this time, pwede na nating i-equate yan. Itong dalawa, kung ito equation 1, ito equation 2. So, since ang Q niyan is parehas naman, pwede nating i-equate. Magkakaroon tayo ng MC delta T equals to 0.24 PT. So, meron tayong, equate na natin yung 1 and 2. So, you have MC delta T equals to 0.24 power times time. Okay? So, since ang given dito is ito, 300 grams per minute, ay itong mass mo dito, ano lang to? Grams lang to. No? So, pwede nating i-divide ng time itong both side. So, makakancel yung time dito. Kakaroon ka dito ng mass
overtime. So, ito, cancel na to. Pumuntayan dito. Meron kang C delta T equals to 0.24. So, itong power mo, magiging B times ayan. So, masasubstitute na natin yung ito, masasubstitute na natin to. Meron na tayong ito. Magiging mass flow rate na to eh. So, ito na yun. Then, sa B, meron kang B. Sa I, meron kang I. So, yung C mo, constant naman to. So, which is ito lang yan. 1 cal per gram per degree Celsius. So, makakalculate natin yung delta T. Okay? So, sige, i-substitute na natin dito. 300 grams per minute. Okay. Since ito naka-minutes, pwede natin siyang i-convert into seconds. Kasi itong BI mo, magiging watts to eh. Kapag naging watts to, joule per seconds yun. So, kailangan itong minutes naka-seconds. Okay? So, mag-multiply tayo dito ng what? Minute per 60 seconds. Okay? And then, itong C mo, so, ang unit niyan is cal 1 cal grams per degree Celsius. Okay? Ito, delta T. Wala pang hinahanap dyan. So, pwede natin i-substitute yung ano pala. Para pwede tayo mag-shift solve. So, yung delta T natin is, ano na to? Meron naman tayong T1 eh. So, T2 minus 15 degree Celsius yan. Equals 0.24, then voltage is 120 multiply sa 12. So in this case, given this long equation, ang nawawala na lang na value is itong T2. So the T2 will be what? So kung i-algebra natin yan, wag muna tayong mag-shift solve. Algebra muna natin bago tayo mag-shift solve para ma-solve natin ng maayos. So, T2 minus 15 equals to ito. 0.24 times 120 times 12. And then, itong dalawang to, i-divide natin dito. Kasi mapuntayan dyan, eh, naka-multiply ito eh. So, meron ka ditong, so, dito, cancel na yung grams. Grams. Pa-cancel yung seconds. And, tama, maka-cancel yung minutes. Yan. So, bakit maka-cancel yung seconds? Kasi ito, ang unit nito is, what? Joule per second? Hindi, cal per second na to. Kasi meron tayong 0.24. So, you have cal. Masabi ko nga pala kanina, cal per seconds yan. Okay? Kaya naging cal kasi meron kang 0.24. So, makakancel yung seconds. Ito, cal per seconds to eh. Cancel yung seconds. Okay. Then, yung cal mo, makakancel din ito. Cancel yan. Ang matitira na lang dyan is Celsius ito. Okay. So, dito, ang divisor natin is 300 over 60. Ito yun, no? 300 tsaka 60. So, this time, pwede natin makompute ang T2 minus 15 is equals to what? Kakalcule pa rin tayo.
Okay. So we have 0.24 times 120 times 12 over 300 over 60. So the answer will be 69.12. Okay. And then teka, ba't 12 yung sinulat natin dito? Mali to, mali. Dapat dito 12. Ano lang to? 10 lang. Ayun na, nasulat na natin sa taas. Mali ang ating sightseeing. So, dito 10 lang to. Ito, 10 din. Okay, ulit tayo. Calculate ulit tayo. Papalitan natin yung sulat sa taas. So, we have times 10 lang. So, the answer will be 57.6. Okay? So, we have 57.6. And then, T2 is equals to 57 minus 15. Ah, plus. Kasi naka-negative to, magta-transpose sa kabila, magpa-plus. So, mag-plus ka dito ng 15. Ito, maka-cancel na to. So, the value of T2 will be what? Calculate again. Plus 15. So, yan. Which is yung 57 magiging 72.6. Celsius. Saan yun? Letter C. Okay? Sit tayo sa question number 9. 79, 78 pala. 9 tuloy. Okay? 4 cubic meters of water is to be heated by means of 1.5 kilowatts, 230 volts immersion heating elements. Assuming the efficiency of the heater as 90%, determine the time required boiling the water if the initial temperature is 20 degrees Celsius and all 4 elements are connected in parallel. So, sulat natin yung given again. So, meron kang 4 cubic meters of water. So, volume 2. 4 cubic meters of water. And then you have 4 ano to? Q is 4 times 1.5. Okay, 1.5 kilowatt. Then you have voltage na 230 volts. Then we have efficiency na 90%. Then we have initial temperature na 20 degrees Celsius. Then T2 is missing. Hindi, since boiling yan, so 100 ang ano natin. Yung T2 natin is 100. Okay? So, yan, nakasabi kasi boiling. Yan. So, 100 degree Celsius. Okay? So,
So, ano yung... Hindi pala to Q. Power to. Kasi naka-kilowatt. Kapag ka-Q, joules lang. Walang time. So, ito is power. So, ano yung total power natin? The total power is 4 times 1.5. So, you have 6 kilowatts. No? So, ano yung P total na yan? Yan yung output. Kasi yan yung rating ng ano. Okay? This is output. P out. So, hanapin natin yung P in. So, anong formula para makuha yung P in? So, we have efficiency. What? Tama ba? P in ba yan? Ito, P out ba talaga to? Let's, ano, ang formula ng efficiency is P out over P in. So, I think this is already P input. This is P input. Ang hanapin natin, output pala. Since that is the rating nung, rating yan ng what we call this heating elements. So this is P input. So assume sa 6 kilowatts wala pang losses. So ano yung output? The P output. So efficiency natin is to 90%. So 0.9 times P in, which is 6 kilowatts or 6,000 watts. So, in kilowatt na lang to. Okay? I-kilowatt natin yan para maiksi lang. So, we have 6 kilowatts. And then, the answer is 0.9 times 6 is what? 5.4. Kilowatt. Okay? In this case, nagamit na natin to. Nagamit na rin natin yung efficiency. So, ano lang hindi natin nagagamit na value. So, gamit tayo ng formula na ano? Q equals to MC delta T. At saka, Q na 0.1. Since naka, ano to, naka watts na to. So, yung ano natin is naka, ano, power lang. Hindi natin i-convert sa calorie. So, naka-joules yung ano natin, yung Q natin dito. Okay? So, in this case, pwede natin mag-solve. I-equate natin itong dalawang equation na to. Parehas namang itong Q. Yung Q natin, parehas. Yan. Saka ito. So, we can calculate both. I-equate natin to dito. Okay? So, ano yung mass natin? Since ang given natin is volume, so, i-convert natin itong volume na to into mass. So, yung mass natin para makompute yan. So, ito, substitute na natin. Diretso na. Since meron tayong 4 cubic meter, para makonvert yan sa kilogram. So, meron tayong 1 kilogram is equals to what?
sa baligtad pala. Meron tayong 1,000 kilogram over 1 cubic meter. Yan. Then, itong C natin is equals to what? Since ito, naka-joules itong Q is equals to PT natin. So, magkakaroon tayo dito ng 4.186. So, since naka-kilowatts yan, so gawin natin itong kilo-joules. Then, yung denominator natin, gawin natin kilogram, degree, Celsius. Then, delta T, as usual, 100 minus 20, is 80 degree Celsius. Then, equals na tayo sa P times T. Ano yung P times T? So, gamit tayo ng what? Ano yung P natin? So, gamitin na natin ngayon ito. Yung output, 5.4. Itong P na to, output to, PO. So, we have 5.4 kilowatt. And then, yung time natin is what? Yan yung hinahanap natin. T. So, ayan o. Asan ba yung tanong? Determine the time required. So, ano daw, ilang oras daw bago kumulo yung tubig? Boiling. Boiling the water. So, in this case, makukuha na natin yung value of time. So, maka-cancel yung kilogram. Ayan. Cancel yung cubic meter. Cancel yung degree Celsius. Anong matitira? Kilojoule. Itong kilowatt mo, as sabi ko kanina, kilojoule per seconds yan. So, maka-cancel yung kilojoule. Yung seconds mo may iwan, pumunta sa kabila. So, yung T mo in seconds. So, what is the value of T? Siyempre, gagamit tayo ng mahiwagang kalkyo. Okay? So, we have 4 times 1,000 times 4.186 yan, times 80 equals ito, and then divide natin ng 5.4. Divide 5.4. Okay? So, we have 248. What? 248 point. So, since itong given, itong lumabas sa calculus is in seconds yan. So, kailangan natin convert sa hours. So, sulat muna natin yung in seconds. What is that? 248.059. Seconds. So, since ang required is time in hours, so, paano yan? So, yung 1 hour, yung seconds mo, T in seconds, yan. So, you have 60 seconds in 1 minute. Then, you have 60 minutes in 1 hour. So, the answer will be what? So, ito, i-divide natin ng 3,600. 60 times 60. Okay, calculate natin. Sorry. Ano yan? 2. Ano yung tamang sagot kanina?
248059 divided by 3600. So the answer is what? 68.9 hours. Okay. So yun yung final answer. Okay. So answer 68.9 or 69. Yan. Letter C. Okay, proceed tayo sa question number 10. 79. Rather. 10 kasi dun sa slides natin. Okay? Four cubic meters of water is to be heated by means of four 1.5 kilowatts 230 immersion heating elements, assuming the efficiency of heater as 90%. Determine the time required boiling the initial temperature is 20 if the elements are connected in series. 2 in series and in parallel. So, yung kaninang problem, almost the same siya. No? Yung previous problem. Pero, nakaparallel yun. Ito naman ngayon, nakaseries parallel. So, para mas madali nating maintindihan, eh, drawing natin. Yung dalawa daw na heating element, naka-series. And then, naka-parallel. No? Tama ba? Are connected two in series in parallel with two in series. Parang ganito. Meron kang dalawa. Yan. Then, parallel sa dalawa. Okay? So, since naka-series yan, kanina kasi lahat yung apat na yan, heating elements, naka-parallel. So, in this case, naka-series dalawa, then naka-parallel dun sa dalawa. So, let's say ito yung mga heating elements natin. And, yung voltage niyang, is 230. No? Ayan, based dun sa rating niya. So, assuming ito yung per heating element. So, may certain resistance. Ayan. So, since yung mga resistance niyan ay equal naman, so, yung voltage niya across here is equal dito sa kabila. So, yung 230 mo, madidivide lang yan sa 2. So, magiging 115. Ayan. So, since yung value ng resistance ng heating element is unknown. So, hanapin natin. No? Meron naman tayo kasing given na 1.5 kilowatt, which is the rating nung So, makukuha natin yung value of resistance by using the formula. Power is equals to V squared over R. So, compute natin yung value of each resistance. So, we have resistance is equals to what? Yung resistance ng kukunin natin, kaya 230 yung gamit kasi ito yung rating. So, resistance nitong ang tawag dito, heating element. So, we have 1.5 or 1.5. So, yung 150 na yan, voltage drop yan dyan sa resistance. Assuming na itong dalawang resistance na to ay equal. Okay? So, we have 230 volts
to 30 volts squared over 1.5. Oh, sorry, denominator to. So we have 35.27 or 266. So yan yung resistance ng heating element. Kukunin natin. Okay? Since yung resistance na yan dito sa naka-series na to ay equal naman, so kaya nagkaroon tayo ng 115 each across of this resistance of heating element. So since wala namang nabanggit na naapektuhan yung efficiency ng system, so our efficiency is 90% pa rin. So compute natin yung P out o yung power output or power effective. And then using efficiency times P input. So yung P input natin is yung rating. So yun yung power drawn. So 0.9 multiply sa 1000 1500. Alright. So we have what? Ah, 1.5 pala to. Convert natin into 1.5 kilowatt. Okay. So the answer is what? 1.35 kilowatt. So yan yung P out. Okay? So pwede rin nating ano, pwede rin nating i-compute siya as ano, gamit itong voltage drop dito, 10 times mo dun sa multiply natin dito sa ano. So yung pag-compute ng drone. Yung input, pag-compute ng input. So P input is equals, since naiba yung connection, so assume natin ito yung gagamitin natin. Hindi pa hindi itong rating na to. So tingnan natin kung pares yung magiging sagot. Yung P input natin is ito. Ito times natin sa 4. Yung 4 na power na consumo nitong 4 na resistor na to. So we have 4 times. Ano yung voltage niya? E squared is 115 squared divide ito 35.266. So yan yung P input. Hindi pala itong rating na to kasi naiba nga yung connection. Ano? So, calculate natin. So, we have 4 times 115 squared over 35.266. So, the same pa rin. 1.5 din ang lalabas na sagot. 1.5 kilowatt. No? So we have 1.5 kilowatt here as P input. Based dun sa resistance. 1.5 kilowatt. So, yun pa din, no? The same pa rin dun sa rating. So, in this case, 1.35. So, gagamit tayo ng, ano ngayon? Dalawang value of Q. Which is MC delta T and equals to PT, yung ginamit natin kanina. Q is equals to Q. So, this time, T is equals to
MC delta T over power. So, itong power na to, yun yung P out or ito. So, pwede na tayo mag-substitute. No? So, the value of T is what? So, 4 cubic meters of water is the same with, so 4 cubic, multiply natin niya ng 1,000 kilogram per cubic. And then yung C natin is 1 kilo, 4.186 pala, kilojoule per kilogram degree Celsius. Then yung delta T natin is 100 minus 20 over all over what? 1.35. Ano yung kilowatt natin? Kilojoule per seconds. Then multiply tayo ng ano to? 3,600 over 1 hour. So, second cancel, kilojoule cancel, kilograms cancel, cubic meter cancel. So, ano natira? Ito, may degree Celsius dito. Cancel din yan. Ang matitira is R. So, the value of T is equals to what? Yan. So, calculo na natin yan. Huwag natin pahirapan ang ating sarili. Okay? So, we have 4 times 1,000 times 4.186 times 100 minus 20 is 80 all over 1.35 multiply sa 3,600. So, the value is what? 275.6 hours. So, yan yung tamang sagot. 200.6 hours. So, this is the final answer. Letter A. Okay? Shift tayo sa question number 80. So, malapit na tayong matapos. This is a 12-item question. So, malapit na. Basa. A circuit consisting of 3 resistor rated 10 ohms, 15 ohms, and 20 ohms are connected in delta. What would be the resistance of the equivalent Y connected load? So, meron tayong formula ng pag-convert ng Y, ng delta to Y. So, in this case, yung resistor daw natin ay nakakonect in delta. So, drawing natin. Naka-delta. So, ang delta is triangle. Yan. Okay. So, ang hinahanap, so, since meron kang 10 dito, then, 15, then 20. Okay? So, ang hanapin natin ngayon is value of resistance in connection kapag ang connection is Y. So, yung Y nandito sa loob. Yan. Ganyan yung connection ng Y. Bakit Y? Kasi parang letter Y. So, yan yung hanapin natin value. Value of R ng tatlo sa R. So, ano yung formula pag-compute nung resistance ng Y kapag galing sa delta connection? So, yung formula niyan, yung turo din natin doon sa previous video, sa theorem ng ano. So, ang value of R is equals to, so, ang denominator niyan, pare-parehas. No?
Ang denominator kapag delta to y is summation lang nung lahat ng resistance nung delta. So, in this case, 10 plus 15 plus 20. Yan yung denominator. Tapos, yung numerator niya, kung ano yung nasa tigkabilang side. So, ano yung tigkabilang side? Ito. Pagka nito, itong halimbawa, ito R na ito ang hinahanap natin. Let's say, ano to, R1, ito R2, ito R3. No? So, R1 muna tayo. So, yung R1 natin, ang nasa tigkabilang side niya, itong 10 at saka itong 15. So, yan yung numerator. Okay? And then, yung R2 natin, ganun din, maiba lang yung numerator. So, yung denominator niya, pare-parehas. So, ang kapag R2 naman, so, itong tigabilang side na to, which is 15 times 20. So, you have, ano dito? So, you have 15 times 20. All over 10 plus 15 plus 20. And then, yung R3 natin is, ito, R3, 10 times 20. Kasi yun yung nasa ano niya. So, yung denominator, pare-parehas, plus 15, plus 20. Okay? So, ano sagot? Yan lang. Hindi natin i-calculate yan. Okay? So, yung, para mabilis tayo, yung denominator, isave mo muna natin sa alpha A. Ito. So, we have 10 plus 15 plus 20 equals 45. So, isave natin siya sa alpha A. So, paano isave? Shift, store to A. Ayan. Nag-save na siya dun sa alpha A. So, ang gagawin natin, ito muna, itong 10 times 15 na to, or R1, 10 times 15. Tapos yung divisor natin, nakasave na dito sa value of alpha A. So, gagawin na lang natin dyan is alpha A. So, yun ay sagot. 10 over 3, or 3.33. So, isa-isahin natin yung, ano dyan, yung value. 3.33. So, makikita mo sa choices, saan yung may 3.33? So, based on inspection, ito na yung sagot, oh. Ito lang yung may 3.33. Letter C. Pero for the sake of, since ito ay review, so, isosolve pa rin natin. So, balik tayo sa calculate. So, hindi na yung numerator mo. Papalitan lang natin ng 10 times 20. 200 divide alpha A. Nakasave pa rin niya sa alpha A. So, 4.44. Ayun, oh. So, the answer is 4.44 dito sa R3. No? And then dito, alam mo na, ano to? 6.66. Kasi yun na lang yung nawawala, eh. Ito, based on inspection yan. Pero, calculate din natin para kita nyo kung paano talaga. So, ano ka ditong 15 times 20? Equals 20 over 3 or 6.66. Okay? So, madali lang siya mag-convert. So, ito yung mga tamang sagot. Answer. Okay? Problem ano tayo? Next, 81. The equivalent element
the equivalent Y element of 3 equal resistor, each equal to R, and connected in delta is what? So, madali lang to. I-derive natin. So, meron kang, ano to? 3 equal resistor, each equal to R, and connected in delta. So, meron kang delta again. Yan, meron kang dyan, delta. Meron kang resistor, certain R. Okay. Ang tanong is, ano daw yung value dito sa Y? So, ang hinahanap natin is RY. Yan, RY. Since ano yan? Since equal naman yung mga resistance ng in delta connection. So, hanapin natin is isang side na lang kasi pare-parehas na magiging sagot yan. So, in this case, ito lang hanapin natin. So, we have ito lang, ito. Itong area na to, bilugan ko. Let's say blue. So, itong area lang na to, ito lang hanapin natin. Kasi, pare-parehas naman yan ang magiging sagot dito kasi equal yung resistance natin. Okay? So, we have hanapin natin itong RY na to equals so, yung denominator niyan, sum lang ng tatlo. So, tatlong R is denominator niya is 3R agad. No? And then, yung numerator R times R. So, magkakaroon ka dito ng R times R or R squared. So, meron pa ang R squared over 3R. So, makakancel yung isang R. So, cancel to. Mangyayari is R over 3. So, yan is, yan yung value of RY. RY is equals to R over 3. So, ibig sabihin, R and delta is equals to 3RY. Or, RY is equals to 1/3 R delta. Yan. Yan yung final answer. Okay? Letter what? R and delta. Ito. Letter C. R over 3. Yung R na yun, yung delta. Okay? Madali lang, no? So, yung Y delta, may iba naman yung ano yung may iba? Yung numerator pa rin. Okay? So, proceed tayo sa question number 82. 3 resistor of 6 ohms resistance are connected in delta. So, drawing natin muna. Delta again, paborito nyo yung delta eh. So, yung formula dyan na i-discuss natin doon sa previous video natin. So, you have 6 ohms here. Equals yan, ha? 6 ohms. Inside the delta, another 3 6 ohm resistor are connected in Y. So, meron ka dito. So, palitan natin ang kulay. Dito daw, inside delta, meron ka namang Y. May connection ka ng Y. Yan. 6 ohms din. Okay. So, anong gagawin natin dyan? Una, hindi, may tanong pala ito. Find its resistance between any two corners. So, ang hanapin natin, any two corners. So, assume natin, ito yung two corners.
0.1 over, let's say, point x over point y. So, ang hanapin natin ngayon, rxy. Okay? Yan yung any two points. So, technique dyan, para makuha natin, syempre, doon sa madali. Dalhin natin sa madali. So, yung y muna ito, i-convert mo muna to sa delta. Yan. Yung nakakulay yellow na yan. Kukonvert natin yan sa delta. Since pare-parehas yung ano yan, yung resistor niyan. No? Since pare-parehas yung resistor. So, may formula tayo na na-derive na yung RY. Ano ito yung RY? So, yung RY mo is equals to R delta over 3. So, ano yung RY? Yung RY mo is 6 ohms. So, R delta natin is what? So, the R delta is 3 times 6. 18 ohms. So, 18 ohms yung R delta. Alam mo yung R delta? Ito na yun. Preparas yan. 18 lahat yan. So, ang mangyayari, pag inire-draw natin yan, i-draw na, drawing ulit natin. So, andito yung original na delta. Yan. Which is 6 ohms ang resistance. Itong hinahanapan natin eh. Yan. Okay. So, meron kang R delta dito sa loob. So, naka-delta naman ngayon yan. Yan. Naka-ganyan yan. So, mapapansin mo. Yan. So, ito. R delta is 18. Pare-paras yan. 18 lahat yan. Tatlong yan. Ito naman. Ito naman, 6. 6. So, in this case, pwede na nating iparallel. So, mapapansin mo, parallel connection na yan. Since itong side na to ang hinahanapan natin ng, ang tawag dyan, ng equivalent resistance. So, dito natin dadalhin lahat. Dito sa side na to, which is RXY. So, dyan natin dadalhin yung total. So, ang gagawin natin, parallel natin to, i-parallel natin to, i-parallel natin to. Okay? So, ano, paano yun i-parallel? So, yung, since parehas yan ng, ano, ng value of resistance, so, ang formula ng parallel nito, let's say, ano to, R1. So, 6 times 18 all over 6 plus 18. Okay? Yan yung, ano niya, parallel combination. So, equal na din yung magiging sagot dito kung ito, R1, tapos ito, R2, then this one is R3. So, yung R1, is equal to R2, is equal to R3, kasi pare-parehas naman sila ng resistor. So, calculate tayo. 6 times 18, all over 6 plus 18. So, the answer is 4.5. So, 4.5 yung equivalent resistance dito, nung tatlong parallel combination na yun. So, 4.5 ohms. So, ito ay equal sa, equal to sa R3, equal din sa R2. So, ito yun, no? Combination itong tatlong to. And then, kapag niredraw again natin yan, yan. O, ito yung point na yun. Nahanapan natin, X and Y. So, yan. Ganyan na yung matitira eh. No?
So ito, anong 4.5 to? Ito 4.5 din. Ito 4.5 din. Okay? So mapapansin mo, itong dalawang ito, naka-series. No? And then yung series ano niyan, resistance, yung total, ipaparallel natin dito sa 4.5 na ito. Kasi yun yung hinahanapan natin ng resistance. Okay? So, diretso na natin sa calculation. So, the calculation for that is Rxy is equals to ito, 4.5, kasi nakaparallel yan dyan. So, we have 4.5 multiply sa, so parallel combination ito. So, ano yung total nitong dalawang 4.5? 4.5 plus 4.5 is 9. All over 4.5 plus 9. So, the value of Rxy is what? Okay. So, erase ko muna ito. Kasi nakuha naman na natin yung kanina. Okay. Doon tayo mag-compute sa taas. So, dito tayo. Rxy is equals to 4.5 times 9 all over 4.5 plus 9. So, that is the final answer. So, ano, gamit tayo ng calculo. Okay. So, we have 4.5 times 9 all over 4.5 plus 9. So, the answer is 3. Okay? So, we have 3 ohms. So, this is the final answer. Letter B. So, yun yung, ano. So, step by step lang natin. Dinrawing ko lang yung ano, para mas madaling maintindihan. No? Since ito yung point, may point kasi tayo dito eh. Yun yung terminal ng X and Y. So, kaya, dun mo dadalhin yung mga resistance para makompress dun sa corner na yun. Okay? So, okay, tapos na tayo sa DC circuits. So, moving forward. So, sa next video natin, AC circuits na tayo. Okay? Salamat sa inyong panonood. Ang ganda, dito na lang muna yung ating video. So, please subscribe to my channel for more videos to come. So, next video, AC circuits naman tayo, yung mga Churems. So, doon na papasok yung Kirchhoff's current law. Ah, yung mga Churems pa pala tayo, hindi pa yata siya AC circuits. Basta itong mga Churems is KCL, KBL, Norton's, Thevenin's. So, i-discuss muna natin yung mga Churems na yan bago tayo mag-proceed doon sa mga problem. Okay? Babush, hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyong panonood.